nan kani ito kani pwede rin ito sulitin. O sayaw, sayaw. Hmm. Bago pa yan dahi kung isipin mo. Chew! XL. Okay, hindi ko malaki sa akin. Malaki kayo ito sa akin. Dami akong dress before na inaanap ko. Sweet lang. Iyan mo yun, baka lang siya. Excuse me muna, guys. Wow. Wait lang. Ikaw muna mag-ano. Hi, guys. Welcome sa 28 viewers. Tignan natin kung kasya pa sa atin. Oh, gano'n. Namawala yata yung kemana ni madam. Dating siya pa day. Kaso. Kaso yung bill ko. Ano? Inayala kay baso na iba ko pa. Kung wala ang sakot. Ah, wala lang dyan. Wala haspat na kasunod niya dito. Today, no? Ah, hindi ba may dakot pang ano sa tiyan? Maringin na? Yes! Right. Sure ka? Kung sa man! Pajama! Gagamit ang gato buwas ah! So, ano rin ka mamiling kung mangita kayo bago nyo yung tutoy dito wapit ah? Pira mas ang siya mas ang pag-gol pag ano, mapasaliwat. Oh, init kasi siya. Hindi dito siya, hindi ka talaga okay, suot, yeah, never! Never siya magiging nanay. Never siya kasi nasuot. Yung iba, yung nagmana ng mga dress ko kay si Nicki Minaj. Ang kininays. Ayaw, di rin kayo mag... Ako na yung mangita ko na ka, di rin yung dress. Punch. Dari, tapos bago pangita dito, tapos babaw ka. Wala, di rin. Wala. Oo, naka. Tabang, kung naka di rin, magtabang ka. Kasi ako, chinilas, wala lagi di rin. Kadi kaya lang. Gamit ka ng chinilas. And back. Hello, kuno Nikki. Hi. Ayan kasi guys, nagkalat yung mga damit. Tapos yung mga, alam niyo yung mga damit na matagal ko nang hinahanap. Nakatago lang pala, hindi ko pa nasuot. Oo. Tapos, yung parang feelings ko wala na, feelings to. Feeling ko wala na akong maisuot kasi wala, puro na mga labahan. Madami pa pala. Kaya nakalagay lang pala siya sa ilalim. And ngayon, meron akong hinahanap na nilagay ko dito sa damitan ko. Kaso, hindi ko mahanap. Kaya, ayan, kailangan kong tanggalin lahat ng mga damit kasi para mahanap ko yung nilagay ko. In-insert ko lang siya. Eh, hindi ko na mahanap. May nilagay kasi akong wallet dito sa damit ko. Tapos, hindi ko na maalala. Best in makalilimutin talaga ako. Ito, oh! Mawapingan, ha? Bakit nandito to? Tapos may mga damit pa nititing na napupunta sa mga damitan ko. Kaya ang aking husband kay magyaw-yaw. Ayan, kinip ko yan. Bigay niya ni mami mo eh. Ako na lang. Igo na. Ay, lang oh! Look! Na, nandito sa damitan ko. Eto, hindi ko alam kung magkasya na to sa akin. Kasya naman siguro, pero ano siya dito. Alam ko magkasya ba to sa inyo. Bagay sa iyo, Timay. Bagay sa akin. Sa akin kasi, Tim, matagal ko na itong binili, tapos hindi ko lang siya nasuot. Hindi ko, check ko muna kung bagay sa akin. Magsushort ako. Ito din. No mo? Wala din eh. Nothing here. Sorry, man, in this finger. Jenkiel, Salia, Repara. Hello po. Barb Stan. Kasi na si Barb Stan? Uy. Si Ate Bar, si Ate Barbara. Lagi niya sa Barb Stan. Si Ate Barbara? Oo. Oh. Sino ba? Ate Barbara na. Kana si Barb Stan. Lagi sa Ate Barbara. Lagi. Pero pa ko ka-realize na si Ate Barbara din na.
Si Barbara, huwag ka gibalik. Yes po, bagay sa'yo. Wala siya gibalik, no? Oo, wala siya gibalik. Danis ko ra. Ati, Libet for Heruko. Hero. Eto! Naalala ko to. Ay, yung mga damit ko, guys. May mga remembrance to sa akin. Eto, naalala ko to. Binili to ni Tita Rona sa Boracay. Ayan. Nung pumunta kami ng Boracay. Remember ko to. Bili ito na Tita Rona, remembrance ko to. Pumunta lang Boracay. Hindi ko lang siya ginagamit. Tinataga ko lang siya kasi. Siyempre, pag bumalik ako ng Boracay. Ito, kay Mami May. Ito, mga polo na to. Iba ka, Ate Jean Sanggayan. Wala tanog, oh. Gitaw, nawawala. Sherry Webb, asa ba man si Boca, please look after him, felt so bad for the cat body sharing. Hinahanap po ni Ate Vice si Boca. Hindi ko pa na ano na chat si Ate Boca, si Ate Boca. Si Ate Vice kung nakauwi na sila galing sa paghanap kay Boca. O nahanap na ba nila si Boca? Parang hindi pa nila nahanap si Boca. Wala talaga. Wala talaga yung kayamanan. Magsuot ka ng high waist panty at girl's of my Ate Birch. Wait lang guys kay. Dito oh, nasa ilalim yung mga damit ko na pangbahay. Wait lang. Okay. Okay, okay guys, sinong kumain? Ito guys. Sa totoong Roxy, made in to China. Made in to China. Kinay mo mga nani guys! Mayong gabi Ate Marielle maitim. Daan ka na lang dito bukas, Mari. Sabihin mo kay pare mo. Alam, sino ba yan Ate Maricel? Nangyari sa akin nakaraan. Mahilig kasi ako mag-ipit ng wallet sa damitan ko. Isang araw ko bago nakita o Ate Mauri. Lai, ako nag-ipit ako ng wallet dito sa damitan ko. Problema kasi ngayon hindi ko na maalala kung saan ko last na linagay. So ngayon kailangan ko yung wallet ko. Hindi ko na siya makita. Tapos, mga ID din. Mahilig ako yung ID ko, inihiwalay-hiwalay ko. Once na gagamitin ko na, hindi na makita. Ayan, wala. Wala ayan, dito. Guys. Ayan, guys. 150. Bigay ito ni Ate, it's Glenda Online Shop. Si Ma'am Glenda Online Shop, siya yung, ano talaga, sponsor namin sa mga turn, no? Tapos ito, galing to. Ito din. Pamay. Ito kay Ate Jean Sanggayan. Ate Jean Sanggayan or Ate, it's Glenda Online Shop. Oh, sorry hindi ako mag-accept ng call. Aquino yan, Ate Marilee. Maricel, hello po. Ate Morel, hello po. So, yun, nawala. Wala nang ano. Pero, wala akong nakitang banya, wallet. Butang. Mamaya na. Ito, galing to kay Ate Jean Sanggayan. Ito, madalas ginagamit ko pang TikTok. So, babalik natin. Dapat yung sa ilalim, yung mga hindi ginagamit masyado. Yung sa ibabaw, yung mga dress. Ay, yung mga pangbahay ko. Sakit sa din. Wala talaga. Wala, empty. Wala, dito. Siguro mga 2,000 siguro. Wala, wallet. Ano kasi yun eh. Pang allowance yun. O, ano mo? Ha? Ito, bigay ni Ate... Ate NN, hindi ko pa nasuot kasi medyo masikip siya. Maganda pa naman siya. Hindi pa kay magpapayat muna ako ng mga siguro 1 kilo. Pero magkasya sa akin. Ang ganda pa naman. Oh. May nagyan ko sa short. Ito kay Tita Rona. So guys, alos mga, guys, mga damit bago. Ko dito mga bigay. Mga bigay sa akin. Pamain, bago. Ito may bago pa. May tag pa. Pero binili ko to sa Shopee siguro. Ipamigay ko to kasi hindi ko naman siya magamit. Ito din oh, masikip na. Ayun na ito, sa'yo na to, Nikki. Hindi magkasya oh, sa akin. Mine. Sa'yo na to. Akin na lang. Okay, ito! Na, ayan, nahanap mo na yung hinahanap ko. Naka-platon talaga, tapos meron lang yung nakabutang. 2,000. Sabi ko na 2,000 eh. 2,250.
300 pala kami, 50 pa. Yan. So, bago mahanap lahat, kailangan i... Bago mahanap, kailangan tanggalin muna lahat, diba? Nandito pala sa kabila, tas dito kami naghanap. Nasa kabila palang cabinet. Pero last, naalala ko kasi dito ko siya pinasok. Pininsert ko siya dito sa mga damitan ko. Ang ending, nandito pala sa kabila. So, inanap ko na siya. Inanap ko na siya ngayon kasi naubos na yung pang ano ko. Pang budget ko. Okay, ay, tapos na. Saturday na bukas eh. So, we're not done. Iano muna to ilabas. Bakit nandito to? Di ba binagay ko na to sa'yo? What? Hindi lang kasya sa akin. Ay, sorry. Ganyan ako, di. Makalimutin ako kung saan ko nalagay. On sagi, pangita ni Mumay. Yung wallet ko po. Kay, Saturday di ba bukas? Walang ano, walang... Ito, may... Mahilig din ako mag-ukay-ukay. Binili ko sa ukay-ukay, 50. Hindi ko pa nasuot. Ito sa? Sa'yo na yan. For the last, nanay! Hindi yung pang nanay. Uy, ayusin mo lang yung pag, ano, damit. Ano, gusto ko yun. Grabbing murder to. Puti-puti na. Static ba? Static. Ito, oh. Pero, kasya to sa akin. Lagi yun lang dyan sa kabila. Bago mahanap, kailangan mo nang iwagwag lahat. Parang anak mo na talaga si Miki. Anak ko po siya sa ano, Bilbil. Kaya magkasim kami ng Bilbil. Tolay. Ganyan na ganyan talaga ako. Kaya natatawa ako sa iba. Cabinet ko, nakita yung hinahanap ko wallet. Minsan, dala ko yung cellphone. Nasa yung cellphone ko? Ay, ang tanga-tanga talaga ni Mighty Mang. Oh, ito sa'yo na. So, ganyan. May tagapagmana ako ng mga damit ko, mga short kay... Gusto naman niyang maging pareha sa akin kalagi. Ano lang to guys, pagtataba ako. Eh, mataba naman talaga ako. So, nahanap ko na yung ano ko, wallet ko. Okay, kasi, Sabado kasi bukas. Alis kami bukas. Ayun, oh. Ang uti. Makain ka na tomorrow. We're going to go kid tomorrow. Okay. Oh, balik mo dun sa kabila. Ayusin mo yung paglagay. At ito, oh. Ako po, limtanon, makalilimutin talaga ako. Kaya sinasabi ko na, parang nag-inject ako ng ano. Alam niyo yung in-inject, guys. Yung pagsisariyan ka. Yung pagsisariyan ka, magpa-inject ka ng, yung ano, magpa-inject ka. Tapos, kaya daw nagiging makalimutin ka daw dahil daw sa pagpapa-inject mo daw ng, ano, ng, tawag dito, oy. Anesthesia. Yung camera ko. Tawa lang. Ito na lang. Hi, May. Nandyan. Yes po, nandito yung mama ni Margel. Kararating lang po galing ng Leyte. Ito, Nikki, oh. Ito, Nikki, black. Dreamer. Para kayong mag-ina ni Nikki, oh. Mag-ina daw tayo, Nikki. Mag-online selling tayo, Nikki. Yes. Paano ka mag-online selling? Sige nga, para yan. Check natin kung makikitaan. So, ano yung kurang dito daw? Ano yun? Tignan natin kung makikitaan natin si Nikki ng ano. Na, yung kag, alang wallet. Na naman, kita na. Ano, speakers. Kaya ikay taga-sulod, ako yung taga-sulod. Ako. Hello, Ate Amanda Tate. Hello po. You're always on the go. Hello po, Ate Marielle Maitim. Pamain ako, May. Ako magsya... Oh, sige, pamain, Nikki. Ito, guys. Pamain, guys. Online selling ng... Walang title, guys. Walang title daw. Walang title, pero... Pamain na lang dress. Pamain na lang itong dress, guys. Tag 150 lang. Ito, mga... Kasi kaisa lang ito sinuot ng may-ari. Siguro, mga dalawang beses siguro. Ako, kaduha din. Oh, maganda tong damit na to, kaso... Nandito, makita yung ano mo, dibdib mo. Ito, guys. Pamain, guys. Kasagsagan kasi ng pandemic. Upat-KXL. Kasagsagan ng pandemic. Mahilig ako magbili sa online ng mga dress. Siyempre, sinusulit ko yung mga panahon na ano pa, may pangbili pa. Kasi alam ko na darating yung araw na wala na akong pambili ng dress. At least, mga damit or mga gusto ko. At least, ngayon, meron ako.
Sige na, dagi, pasok mo na yung mga ano. Unahin mo muna yung mga, yung ayun, yung nasa ano. Yan yung unahin mo, yung mga polo. Ito yung uniform ko sa TESDA. Anong oras kayo matulog dyan? At Telas Repeña, siguro mamaya pa. Alas 12. Ito, uniform ko sa TESDA nung nag-aral ako ng driving. Yeah, it's yours. Kaya mo rin ako pajama. Sa'yo na yan. May pajama or going missing. Wow! Ito, bigay ito ng Tita Rona. Ito, Nikki, oh. Yan, yan ang mga kay Mami May yan bigay sa akin. Ang dami kong mga terno. Hello, gandang gabi. Sige, may ipa-online selling na may dili na hindi mo masuot. Masuot mo na ako. Joke-joke lang ni Nikki Minaj. Ito, Nikki, oh. Sa'yo na yan. Kasi mabilis ako pagpawisan. Hala, oh, damit ni Titing nandito. Kaya si Titing nagyayaw-yaw palagi. Kaya, na-short ng kilting. Mag-off. Ni, oh! Oo, pop-up. Dira ko nagbutang ito. Ikaw. Palagi na lang nagreklamo yung husband ko kasi yung mga damit niya dun napupunta sa damitan ko. Minsan naman napupunta dun sa second floor. Your anak, yung sisiyan mo. Yung isa kong anak yung mahilig ako, magdala. Kasi minsan lang ako maglalagay dito ng damit. Sabi ni Nikki, yung isa ko dong anak yung sisihin ko. Siyempre, kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat. Yes, andito Ate Helda. Andito yung mama ni Mariel, tapos yung kanyang kapatid ka narating lang. Kasi bukas is graduation ni Mariel. Mama, yung ulit mo sa diyan. Ako. Ano ito? Ito yung paborito kong damit. Yan yung mga, may mga circle-circle. Ayan, ito yung paborito kong damit pag pupunta ako ng Vogue kasi long sleeve siya. So, i-reserve ko na to for tomorrow kasi tomorrow is punta kami ng Vogue. Hindi na yan, kakash yun sa'yo. Kakash yun sa akin. Ito. Sabi ako, ipangilaw ka. Hala, ito oh, kay Titing din. Boracay oh. Bili dito sa akin, Tita Rona. Ito, bigay ni Ate Jean Sanggayan. Hello, Ate Nicole Sakura. Ate Helda, Ate Aurora Maria. Hello po. Sige na, day. Pamutang na lang ng uban. Ang puso ko'y... Sa'yo na yan. Eh, huwag malaki yan. Dapat yung mga damit na puti, Nikki, kung pambahay, pangbahay, pang alis, huwag mong gawin pangbahay yung pangalis mo. Kasi nagiging iba na yung kulay. Sige na, ibutan na itong mga top sa taas. Ipaliban ng imong Hemay, Ate Snowy, Max, hindi pa pwede kasi ano pa, bago pa lang, hindi ko muna siya ipariban ngayon dahil nakakapagod palaging nagre-reband. Hindi ito maganda sa katawan, palaging nagre-reband. So, papahabain ko muna yung buhok ko. Ito yung buhok ko talaga pag ano, pag hindi ko ito na tinali. Yan ito yung buhok ko, guys. Ganyan siya. So, kailangan kong maglagay ng sunglass para maganon yung hair ko. Ganon siya. Ganon siya katikig yung buhok ko. Kaya sa mga nagtatanong bakit palagi akong naka-sunglass kahit na gabi na, eto po yung dahilan. Kasi yung buhok ko nakaganyan. Pag inano ko to, pagigising ako ng umaga tapos nandito ka sa bahay ko, masasabihin mo talaga, hala, may aswang. May ano, may manananggal. Yung, kasi yung buhok ko talaga pag umaga lang, sisitayuan talaga sila. Ito yung dilantan ka. Ano man? So, ano kwento mo? Magkapre, ito yung buhok naman. Nung nilagnat daw ako, sabi ni Nikki, yung buhok ko na para daw kapre. Kaya, maaari, pag yung buhok ko basa pa, inano ko siya, inahayaan ko siya na mag-headband lang ako kahit hindi. Pero pag na-dry na yung buhok ko, kailangan ko na siya talagang talian. Kasi para akong manananggal. Pag headband may mga headband ako guys, yung iba na ano na, nawala na kayong salarin. Na headband, iniwan lang sa CR. Hairband na lang may. Ate May Puso, hello May, ano yung, ano yan, are you doing spring clean up or just labada na tupihin? May nanapas ako na wallet, tapos nilagay ko sa damitan ko, tapos yung nakalimutan ko kung saan ko talaga siya nilagay. Kaya, ayun, kailangan tanggalin lahat ng mga damit na nakalagay doon. And, wala pala doon nakalagay. Nandun pala sa kabilang duro, ano pa yun.
nasa kabila pala. Kaya, na, na, ano na? Na, habwa na. Nakalimot ko sa name niya, gamay pa na sa una. Nikki! Si Nikki na siya. Ate, hairband na lang kamay. Oh, mag-headband na lang ako. Si Nikki na siya, ate ay. Si Nikki Minaj. I like my earrings from China. Regalo to ni, dala to nila, Ate Vice and Ate Cha from China. Besa man ako isusun sa ilaw. Ito, ito yung favorite kong dress. Headband. O, day, oy, butang dito, day, oh. O, boss? Yeah. Itong mga damit ko, yung iba nito, may mga memories talaga. Ate Janice Ginita Procurato! Hello, te! Kumusta ang voked? Ano to? Ang laki nito. O, day, sa'yo na to, day. Kasi hindi naman ako papayat na. Do? So big. So big? Yeah. What size? Big pa. Ano lang. Hi, CG Lamoste. Good evening po. Ito. Kaya ti Jin Sanggayan. Sinusuot to ni Mama pagpupunta dito si Mama. Kailan na lang na may Ate Marily maitim? Kasi kailan ako hindi mahilig mag-ano ng damit ko. Hindi mahilig mag-makimana ng damit ko kay malalaki do yung damit ko. Kaya si Nikki. Si Nikki yung tagamana ng damit ko. Ah, oo, dako na siya. Nisunod na ni mo. Kadako, oo, si Nikki Minaj. Jo, laog-laog, good evening sis. Mag-isuan, magtubo sa lubi para dilikalkaw. Oo, oh, pwede rin. Ano yan sa yung gata ng nyog? Makaupaw ko na. Makaupaw daw, sabi ni Nikki Minaj. Bakit makaupaw? Kita ko sa MMK. Oh, kaka-MMK mo yan. Oh, ito, sa'yo na yan. Naupo ang babae. Ito, oh, matitero na to. Kati ng ulo ko, siguro may ano na naman to, may koto. One time, I know, last month siguro, sobrang kati ng buho ng ulo ko, parang hindi na ako makatulog sa sobrang kati. Agoy. Nagsuyod ako, guys. Ang daming alaga. Ilan, Nikki, ilan yung nakuha mo? Ilang kuto? Pila? 87. Na maliliit, as in maliliit na mga baby na kutsu. Na, maliliit. Kuto, yes. Tapos, ilang days ako nagpalagi nagsusurod hanggang sa wala na akong makuha. O hang gumaan na yung pakiramdam ko sa ulo ko para wala ko yung ilok do. Hello, Ate Ken, proud ako kay Nikki May kasi lagi tumutulong sa'yo kahit sa burol ni Ate, tsaka kaya huwag magbago. Yes, Ate Ken. Ito si Nikki, talagang pangbato ko to si Nikki, guys. Tumutulong tigtighugas. Taga ano, kung ano yung pwedeng iutos kay Nikki, on the go din tong batang to. Ano to? Parang bigay to sa akin ni Angel. Sa'yo na to, Day. Nice black. Ito, it's mine. Bigay to na Tita Ronis. Tita Ronis sa akin. Ayun, tumatagal ko nang hindi nasusuot to, guys. Kaya palagi nakatago. Dapat i-ano mo to, ibabaw yan para makita ko. Oo, ba lang? Para sa kuwan na, ubos. Lili, uy, para nasusuot. Anong grado na si Nikki na? Mag-grade 6 na siya ngayong pasukan. Mag-grade 6 na. Kuyuman ang magway pastilan ang kati sa ulo, guys, grabe yung kuyuman makati sa ulo. Ano kaya, baka may kuto ko, wait lang, may dala di surod din. Mama na yung musulog at surakay. Yeah, keep that. Okay. Ano, ayun, batting shoot ko, dapat yung mga ganito nakaseparate para in case na mga maligo. Maligo, tagkabok-kabok. Okay, titing to, bakit nandito? Kasi ako nailam, eh. Ito kay Ate In-In bago bigay sa akin. Ate Marison, hala, may nawawala akong damit.
yung bulaklak. Ito sa'yo na lang to, oh. Baka gusto mo to. Sa bulaklak. Oh, pang ano to? Yung ah, katong yelo to, sunod-sunod na tequila. Ganyan mo to, oh. Tama to ka tequila. Buske dire na igo iya. Ya to gusto na to, nag-TikTok siya. Tinatapon lang. Ako may ganahan ko, naapod ko makauban dire sa house kay wala apod ko anak Ate Maria 518. Ako na lang. Ako na lang, guys. Ako na lang. Magpa-adapt na lang ako Ate Maria Li. Sabi niya, ayoko sa iyo, Mike, ang laki ng kain mo. Ako to sa kiyayakan. Ubus ang bigas niya dyan. Sabihin ng asawa niyo po, isauli mo yan, ha? Isauli mo. Malakas kumain. Ito, okay-okay din to, 45, bili ko dito. Okay-okay ano lover. Pailam din. Indami, dalaga na si Nikki, dalaga na dyan na siya. May, wa nakabuwad. Meron. After Delisa, nagbili ko ng 1 kilo kanina. 1 kilo yung binili namin na bulad para in case of emergency, meron kaming mauulam. Kaya syempre, ilang weeks din nagbaboy, o ilang days din nagbaboy. Kasama mo baboy. Ito kay Mami May, Tokyo. Ay, hindi pala, Iringbuwan. XL. So sa akin to kasi XL. Meron din kasi couple kami ni husband. Pag mag-travel kami, next month, oh, magta-travel. May ano? Secret. Secret lang, Nikki, kasi baka sumama ka. Ang katin ng ulo ko. Buwad na gagmay para danggit. Ay, at yung gali sa wala pa, yung bulad na nandito or dry fish na nandito sa akin is para pang ano lang, zebra yung name niya. Hindi ko lang alam kung nag-decision lang yung husband ko na magpangalan ng buwad. Pero si Besha Melinda is wala pa siyang buwad. Pero hindi ko alam, baka ngayong week magkuha siya ng dry fish. Pag ano, pag merong dry fish si Besha Melinda, tulungan ko siyang magbenta. Hello, Ate Marilyn, Ate Carmen, Fabria, Galupo. Ayan. Hindi ako kumain, kaya ganun. Lighay ako ng lighay. Nung lighay ko, maasim. Kumain ka, baka gumasa ka na. Lang! Pang paano ko ng init tubig, magtilang ako. Ayokong kumain ng kanin. Kasi nag-pizza ako kanina. Yung gi-order ni mo, Lami, to yung gagmay mo, order ko. Yes, Ate Delisa. Sabihin ko kay Besha Melinda, ito yung Bukid Squad na t-shirt. Ito galing to sa Curvins. Kay Tres Uno. Ayan. Meron kami nito lahat. Ayan. Curvins. Di ay. Tapos, ayan. Dito yung pangalan ko. Mansi Mansi. Artie Carmen. Hello po. 1, 2, 3 ako mag... 1, 2, 3 ako magkilo ng damit. O, day, o. Ikaw, ubos. Kahit saan mo ilagay? Sige, ha? Inugutom ako. Ano naman sisihin mo naman ako? Inugutom ako, guys. Naglagay ako ng trash can dito sa kwarto. Tamad ako. Maglabay ng basura. Yes. Open ko yung aircon dahil kaya grabe ka init dahil. Mali yun yung problema ng aircon mo, parang puti ta. Makaputi din yung aircon? Oo. Sa maingon niyo mo? Ako dito parang nila. Aunt Annabelle, dali mo doha may i-appeal si Inting. Ah, si Inting kasi magok na? Agok na si Inting. Si Inting kasi maano yan. Kumbaga, mabilis yan. Maaga natutulog si Inting. Si Nikki naman, natutulog. Tag. Tagal. Ano yung elepante, oh? Elepan? Hala! Matagal ko na itong hinahanap. Halika, kasi tingnan, oh. Matagal ko na itong hinahanap. Bigito niya tiin-in. Kaya yeah, minsan pag wala akong choice, yung damit ko na sinusuot, yung ano na lang, minsan pang bahay ko na, pinapangalis ko na, hindi ko nakikita yung mga damit na panglakad. Uy, ibabaw to ha, sa ibabaw lang. Nalabanan eh, nga naman eh, na, lagi man siya. Kaya pag ginaan mo itong litsyon. Sure, kinaong litsyon mo. Ano magpaman siya?
Kaunday kong litsyon. Oo. Ah, Ate Anibel, thank you so much, 51 star. Ate Kat Balderrama, thank you. Ate Maria Lee, ihangay sila may para makita. Mga ano kasi, madami kasi akong damit. Kaya, ano, hindi ko mahangay lahat. Yung iba, hinahangay ko yung mga dress, yung mga pang-importante na ano. Sipag niyo. Yes po, Ate Anibel, masipag yan si Nicki Minaj. Ito yung mga gusto ko na damit. Yung mga, makita yung mga, ano ko, kilikili ko. Ito, gusto kong damit. Kasi, pang tulog. Gusto ko talaga pag natutulog ako, yung hayahay talaga na damit. Or kaya, ito, yung mga gusto ko. Or minsan, pag, ano talaga, madalas talaga, hindi talaga ako mag-underwear. Pag matutulog ako. Kasi, mag-hatbat ako. Pagkatapos ko mag-hatbat, pag sobrang init yung panahon, hindi talaga ako magsuot ng damit. Eh, kami lang naman ng husband ko yun nandito. So, yan. Crop top siya. Semi-crop top. Pang-alis, ihangay mo. Yes po, Ate Marilipin. Pang-alis, pang-inahinahangay ko. Ate Blessed Taberera, hello po from Lipa City, Batangas. Hello po sa inyong lahat dyan. Ito kay Mami Ney. Kala ko umulan. Ito, kay Ate... Ano to? Kay Ate Queenie Intrata. Tatlo to, may pink. Ito lang yung mga gusto ko, mga short. Pero yung damit nito, ayoko kasi maano siya, mainit. Hindi naman siya mainit, pero ayoko lang siya. Gusto ko yung mga spaghetti. Ito, kay EJ, yung pinsan ko. Tumating. Ito, kay Ate In-In din to. Ito, yung mga gantong damit. Mga gusto kong damit, mga ano, fresh. Makita yung kilikili. Parehas tayo, may kung pwede, di magdamit. Di magdamit, kay grabe, kainit. Pero ako talaga, maghapbat talaga ako. Kahit na sobrang lamig o kahit madaling araw, maghapbat talaga ako. Kaya hindi ako sanay matulog ng... Pwera lang kung pagod ako, hindi na talaga ako maghapbat. Pero kung kaya pa naman, hanggat maaari. Kanino to? Sa'yo. Sure? Wala ako nito, Day. Wala ako nito. Pero parang sa akin. Ay, laki eh. Anak ko po. Yes po, Ate Chris. Anak ko po siya. Nagamitin ko to pagpunta ko sa, ano, sa USA. Char. Hapbat, Jude, kay pero tinginita, grabe. Hapbat, Jude. Always, Jude, ko mag-hapbat. Palagi talaga ako mag-hapbat. Kasi, init. Siyempre, para dagdag, para makaano na rin, kumbaga makatulog ka din ng mahimbing. Oh, ito oh, meron pa. Alam nyo, may kwenta ako. Yung pantalon ko before, hindi pa ako nagbablog, dalawa lang. Dalawa lang, tapos size ko pa nun is 30. Ngayon, nadami ko ng pantalon. Mm-mm. May, yung pantalon na binigay sa akin ni Tita Rona is 8. Siguro 8 yun, or basta, pantalon, 8, tapos mga short na mga maong, mga dami din. So, dumami yung mga ano ko, mga damit din, mga bigay din sa akin, ni Tita Rona, ni Mami May, ni Ate Jin Sanggaya, madami, ni Ate NN, madami, madami yung nagbigay sa akin ng mga damit. Kaya, oh, di ba, hindi ko na kailangan bumili ng mga ano, mga pantalon, mga galing pa ng ibang bansa, ni Ate, binagyan din ako ni Ate Min E. Ito, kay Tita Rona to, mga ganitong mga ano. Tuwa nga ako kasi, kasyang-kasya sa akin yung mga, binili sa akin ng mga pantalon, tas mga damit. Kasya sa akin. Tapos, before din, yung bra ko lang din dati, siguro dalawa lang. No? Ito, mga ano din, nila Ate, mga bigay din sa amin ni Ate It's Glenda Online Shop nung kasagsagan ng pandemic. Diba? Ako hindi ako mahiya sabihin kung ano yung totoo. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. Hi, Mighty Mang, watching from Manila pero tagas Karkar, Cebu ako. Pero may kumutan ako sa vlog mo. Thank you, Ate Fit. Thank you.
Ate Juji Gulago, hi, good evening, mighty mga shoutout from CDO. Ate Emmy Lacaba, hello. Ate Vivian Magrina, maayong gabi, mighty mga TV. Maayong gabi, Imo. Pareha tamay kung pwede hindi magdamit. Ayla Aika, what from Germany, musta po, saan si Vice? Ma'am, nasa taas po, Ate Ayla Aika, si Ate Vice. Chris Matulin, Ate Maria Lee Annabelle, bagay sa'yo, Ate Marilyn Lecha Dores, Ate Vivian Emil Acaba, Cynthia Simela Hermosa, hello watching from Makati, Juji Galogo, Panabella, hello po watching from CDO, where's the other, saan mo ang tablet, Nikki? Wala, ay, ano ba't nagano siya? Ati... Piki. Kumakalog. Ati Renny, watching from Pangadjian City, Zamboanga del Sur. Daphne, Ate Daphne, Daprosa, Gadingan, Lumig, Gwen, hello po, watching from Makati. Ate Reno, ipasensya na kayo guys ha, baka hindi ko nabibigkas ng maayos yung pangalan nyo po, tsaka apelido nyo po. Ate Sweetie, Lampe, Dario, imo na anak si Nikki, may timang. Hindi po, pero si Nikki is anak-anakan ko na rin po. Hindi man po siya lumabas sa aking, ano, gete. Pero Nikki, I treat Nikki as my daughter. Ato dress dye. May partner yan, Nikki. Ito, dress din to. Tignan nyo, tagasunod ng mga ano ko. Ng mga damit ko. Pwede yan, na guys! Hindi pa yung kasya sa'yo. Pag malaki ka na, pag ano ka na, pag high school ka na, magagamit mo na yung mga ano. Kasi magba-diet naman ako eh. Charles! Ate Vivian, saan galing mga damit mo may? Yung mga iba nito, ate City, nung hindi pa ako nagbablog, kunti lang talaga yung damit ko. Ano ba, managsusuot nga ako ng mga butas-butas na damit. Pero, simula nung nagvlog ako, madami yung nagbigay sa akin ng damit, madami yung nagpadala sa akin ng damit. Alam ko, Ate Vivian, na sulbabayan niyo po yun. May mga nagpadala ng mga balikbayan box, galing, syempre, galing na ibang bansa, mga bigay sa akin, yung mga damit na nandito, mga bigay ni Mami May, ni Tita Rona, madaming nabigay sa akin. Yung iba, napapadala kay Ate Cha, tapos, meron kami doon sa balikbayan na pinadala kay Ate Cha, may damit kami doon. Madami yung mga nagpadala sa amin ng damit na yung iba is hindi ko na sila ma-mention lahat. Nasa madami po. Si Mami Jibelutz, Ate Jin Sanggayan, baka kasi may makalimutan ako, Tita Rona, Ate Men E, Mami May, sino pa ba? Ate Vonnie, Ate Von, baka may makalimutan ako, Ate NN, sino pa ba? Kasi since 2000, since pandemic eh. Basta madami. Kaya maraming salamat sa inyo. Mas gusto na ni Nikki dyan kaysa sa bukid. Nikki, asa man kaganahan sa bukid o dire? Sag-asa daw. Naipon may pwede ibenta o kay ukay kahit mura lang. Yes po, pero para sa akin hindi ko po siya ibenta kasi ano siya, tawag dito, may mga memories siya sa akin. Yung mga damit ko may mga memories yan. Ito kay Mami May. At least pag nakikita ko siya, naalala ko kung kanino galing. Yung bedsheet ko, kay Ate Jen Sanggayan. Okay, nakakatuwa po pag nakikita ko yung damit, pag sinasuot ko, ito kay ano to, kay Tita Rona, ito kay Mami May, ito kay Tita Marieta Morgan, ito, bigay to, nanay ni Theodore. Ay, natutuwa ako pag nakikita ko, kaya ayoko siya na, ano, ayoko din siya ipamigay, tapos, ayoko din siya ibenta kasi para maalala ko. Ito, yung mga ganito. Yan, orange kay Ate Min E. Diba? Ito kay Ate Min E. Diba? Ano ko siya? Ganito yan, no? No, hindi yan kay Titing. Bigay din sa akin yan.
Ate Min E. No, kasi dalawa yung shirt na binigay sa akin, Ate Min E. Para kay Ate Min E, or hindi kay Ate Min E, kay na Mami May. No, bago eh. Kay Ate Min E to. Para kay Ate Min E. Pero ganun siya ng USA. Sa akin ba to? Bakit hindi ko pa na nasuot? Hindi pa nasuot, bago pa. Maging guilty mo na? No. Bago pa. May tag pa eh. May tag, may ano pa eh, ayun oh. Hindi pa natanggal oh. Ano to? Oh. Pang lalaki, para kay Titing ito siguro. Pati kay Titing din. Tapos kay Laniki, madami din po yung nagbigay kay Laniki, kay ano, ng mga damit kay Laniki Minaj. Tita Boots. Ati, Ati Vivian, magandang tela. Maganda yung mga tela. Sige na dahi, para mga manata. Kani, oh, kani sa rumali, ito sa mga short. Short. Ito kay Mami May. Lala. Ay, patingin nga. Kumain ka na? Kumain pa. Magugutom ako. Eh, alagaan mo, Nikki, yung mga white. Dapat white pa rin yan, hindi yung iba ng kulay. Sa'yo na to, oh. Kanina pa to pabalik-balik. Ito kay Ate Jean Sanglayan. Kani kay Ate ko ano? Ito, asan na yung part ni Nikki, oh? Ito kay Ate, in-order ko to kay Ate... Kay Ate... Blenda. Lagay mo dyan para partner. Ate yung pink. Ito din, mga dress, oh. Ang iba na kay Nikki, no? Ito, oh, malaki. Ito, magpasensya na. Ding! Mga bedsheet ko kay Tita Rona. Ito, oh. Day off. Short, oh. Ano size bewang ni Nicki Minaj? Ano daw size mo, Nicki? I don't know. Siguro nasa 30. Daw, ulit daw? 29 to 30. Char. Mas mga ganun size si Nikki. Kasi before 27 siya. So, lumaki na siya. Oo, 27 ka, di ba? Mabili tayo ng pants mo sa mall. At oo. Oo, 27, 6 year din ako sa ano na. Char! Oo. Ito oh, mga damit ko pa to. Day. Kung muna siyang ano yun, si Doon. Ito kay Titing to eh. Diba? Oo, ito sa'yo to oh. Bakit napunta niyan dito? Sa'yo to. It's not mine. It's yours. Nagitan kayo ko na sulat din eh. No. Dati. Hindi magka siya sa akin yun, day. Mama siguro to. Ay, oh, nanaid na. Nakabok. 25 na si Nikki May. 27 man siya before, Ate Marielle. 27 siya before. Nung nagbili kami ng pants sa mall, 27 siya. Kasha, diba? Hindi kasha yung short ni Kayla sa'yo, yung pantalon. Kasha sa'yo. Pants? Pants? Si Kayla kasi 28. 27, 28 si Kayla. Mas maliit siya kay ano, kay mas maliit si Kayla kay Nikki. Mga 29 or 30 ako. Mga 29 or 30 talaga si Nikki. Mataba kasi ako, guys. Shot. Ito, oh. Sa'yo na to, oh. Kasi mainit. Ay, pato. Pasap. Okay. Oh, what's this?
Oh. Binili ko to. First sahod ko sa YouTube. Ito yung binili ko, Nikki. Huwag niya siguro kasi para maalala ko to. Nasaan kasi yung gamit, hindi inalagaan ni Nikki. Ito oh, dress. Sa'yo na to. Okay, bundak na akong tiendre. Ano na sige, ako nanay na nito? Gili, uy. Try daw, itry. Isok ko. Tayo na din si Nikki. Kada ko sige po 30 may kada ko si sige po nag 30, 25 na si Nikki man 32. Okay lang. No, okay lang 'di ba, guys? Look at day, mag-diet ka na day o konti na lang. Okay lang, sakto lang sa iyo. At least hindi siya masikip, sakto lang. Wag mong i-fit. Wag mong i-fit. Sakto lang 'yan kasi dress 'yan, wag mong i-fit. Next year pwede na 'yung suotin mo. Oh, di ba naalala mo sinuot ko ito dati, nung may picture tayo, nagsimba tayo. Makabalik no. Yan. Oh, sa loob, nasa loob sa ansintal ba? Okay. Okay lang, uy. Bagay ni Moniki, o. Oh. Bagay ko na sa mga Niki, o. Oh. Sa'yo na yan, keep mo yan. Ang gugutom ako. Ayun, ang gugutom ako. Matatapos na! I love it. Sino ba ang mga ito? Sige, baby. Kahit ba na dito sa basurahan? Hello? Kasi nagbutang. Ikaw? Ay, huwag ko nagbutangan ng headband eh. Iwan mo sa basurahan. Nalaga na si Nikki, Ate Marlita, Gantalo, Gantalao, Cancino, hello po. Magsandal ka lang, medyo mataas gamay, Nikki, prak mo taas. Sige na ka lang naman. Paliwag sa ko sa bag na gunay, bag din ang hablo. Buto mo eh. Pate. Katumblo na ako na bag ba? Saan ba? April. Para to sa dun Don Pablo. Don Pedro lang ito.
Ito ni Kisa, yun na lang ito. Hindi naman ko siya sa akin. Ito. Lalo na. Kani AM mo. Ito, nagugutong talaga ako. Nang! Nang! Init tubig lang! Init, pag init ang tubig! Init ba? Init? Oh, mag-tsa ako kay gutom. Wala lagi ako ba? Duha ka kap, mag-mailo mi. Oo, mag-i. Ay, pasensya na. All ha, kwantas, propas, i. Linda, smile. Ate Vera, Lucia, wado ko kasabot. Ate Mary Ann, dumating. Dumating ka na, be. Wala, hindi ako umalis. Hindi ako umalis. Sabi ko sa kaklase ko, sa classmate ko na, dahil hindi ako makapunta dyan dahil kasi may hinahanap ako. Nawawala ka mo yung wallet ko. Pero dito ko lang nilagay na magay nahanap, hinahanap ko lang kayo. Siyempre. Kalilimutin siya may timang. Magtimpla kami ni Nicki Minaj ng Milo everyday. Butang yung plastic bag ang basura ni mo. Kung naghanap ako ng plastic na malagyan ko ng aking basurahan. Uy, yung passport ko. Hindi pa nagamit. Dapat magamit na tong passport ko. Wala yung passport na iba, oh. Ha? Wala yung passport na iba, oh. Dito pala, oh.
mga ano ko, mga card ko sa Prince, sa Gisano, Ate Antoinette Panganiban, Kabaltera, good evening. Hello, Ate Gloria Berang, Mary Ann, Ate Neneng Lilian, Ate Marlita Gantalaw, Kansino, hello po Ate Maria 580. Ay, pastilan dolor. Kagutom. Hindi kasi kami kumain kanina. Nag-pizza kami kanina. So, pipi-kids motor. Style ko kasi, hinihiwalay-hiwalay ko yung aking wallet. Tapos, ang ending kay makalimutan ko na kung saan ko nilagay. Banta Europe may para matatakan na imong passport. Oh! Pop-tok yuga ko, Ate Marielle! Sure ba, Ate Marielle? Basta hindi ko katulong. Sama ako, Ate Marielle. Punta na tayo ng Europe. Katakan lang yung passport ko, tapos balik tayo kaagad. Miss Lou, hello po. Ate Miss Lou. Ay, yung mga vaccine card ko. Meron akong 2022 pa pala to. 22 first and second dose. And meron akong ano? Pero nakalat na tuloy. Ito na. Ano na lang napunit. Pfizer. 2022 din. Booster. Kung alam mo lang. Bigay ito ng Tita Rona sa akin. Nilagyan niya ito ng dollar. Tapos, ay ano yung nilagyan niya dyan? Europe money. Hello to my Ninang Glo. Ate Jane, hoy ito na yung kate. Hi, my Ed Nikki from Dallas. Ignore mo lang mga basher. Don't even mention their names. Kinagamit ka lang nila para sumikat. Mas madami ka kasing followers ang sama na o galing na lahat ng important. Ako po is hindi po ako nagpapa-apekto sa kung ano man ang ano ngayon kasi mas maganda. Happy lang. Peace lang. Ayaw na iwala ang vaccine card ni mo, may kay need na mag-abroad ka. Ako agani kay need sa abroad. Ate Marilyn, mo kuyog lagi ko. Kuyog ko tiba. Labi niya ni Muday? Okay, it's shampoo. Shampoo. Uy. Pangsabit. Ano ba naman yung laman ng bag ko? Lighter. Bakit may lighter yung bag ko? May shampoo, di. Kasi itong bag ko, dinala ko to sa ospital. Siyempre, si dating my husband. Busy-busy mag-live tapos na pagluluksan nyo. Enjoy na kayo sa mga nakuha nyong pera. Uy, Sandra down. Pastilan. Uy, Sandra down. Wala ako ni pisong nakuha. Inday. Tigilan mo yung kabaliwan mo, Inday. Baka isipin mo na. Oh, magpan ako. Ikaw daw, Milo, day? Ayaw ko magkape kasi baka hindi ako makatulog. Milo at saka tea. Puhon, may kaluyan sa Ginoo. Ako sa una kay. Oh, sige, Ate Marilyn. Ikaw sa una, dira. Hindi ka magpimpla? Sure? Lang ikaw, di ka mag-inom? Ayaw niya mag-inom. Limwell Calderon Libre Vlog. Hello, good evening.
beautiful evening. May ano na nakapasok, may parangahan. Chamomile tea. Gutom kasi ako eh. Hayaan mo mga basher kasi na nakakatulong din sila. Yun ang sabi ni Ate Cha. Yes! I thank you mga basher. Dai, palil kong open, Dai. Oh, ang lamig. Wait lang, isa pa. Milo at saka chamomile tea yung pinimpla ko. Ganda ng dress! Ate Mary Ann, ngayon ko lang ito nakita ulit. Hindi ko pa ito nasuot talaga. Ngayon lang. Ngayong araw. Pero matagal ko lahat, matagal na itong dress na ito. Binili pa naman pa ng pandemic. Ngayon lang siya nasuot. Sige, ako na, Day. Ha? O, kanina lang. Pagkaon dito, di ka makaon? Dahit ka, dahit? Dahit ka din? Ate Mary Ann Sabela, thank you sa 10 store. Ayaw na iwala ang vaccine card, Lemuel. Ayaw na basahan ang mga lainan na comment, makastress rin na block dito. So, minsan, hayaan na lang natin, uy, kung ano man yung sabihin niya. Ano na yun, kumbaga, choice niya yun, gusto niya yun, kaya pagbigyan na lang natin. Mind love si Titing. Mind love si Titing. Uy, abin ako mind love. Mind love si Titing. Ngayong gabi, agoy. Hindi na uso yung ganun, te. Uy. You're welcome, be. Most welcome, sis. Ate Layden, maudyod, ma'am. Salamat dahil sa imong pag-follow sa ako, ah. Ay, Ate Layden. Ay, follow niyo po sa Ate Layden. Ate Layden, kung ako limo, mag-vlog food ka, te. Ako ma-advise ni mo, te. Kanang kalingawan, kalingawi ba? Sanang lakad mo, Ate Gina, De La Salas, wala po, dito lang po sa bahay, ano kasi kami ng mga damit, tawag dito, kinuha ko yung mga damit ko dito sa aparador, kasi may nahanap ako na wallet, tapos, yung nakuha na namin lahat ng damit sa kabila, nandun pala sa, yung natanggal na namin yung mga damit dito, nandito pala siya, nakalagay yung wallet, kaya, ano ko muna ito, rambol-rambol pa. Bakit ko ito dun sa taas?
kortina, mga bigay ni Ate Jeans ang gayon. Ate Layden, haha, sab-an kong Kuya Lucio may, mga away kong basher. Basta, ate, pag nasa katuwiran, ipaglaban mo. Diba? Paan ba? Kanang lingaw-lingaw ba? O, another star! Thank you, Ate Mary and Isabella. Another 10 star. Hey guys, thank you sa mga star nyo. Kanino kaya to? Kay Tio. Diba pati shirt ni Pina dating dito? Ate Layden, di ba nakatulog ka dito sa bahay? Unsay gipahabol sa imo ate oy? Kadalasan mga ano namin dito ate Layden. Kadalasan mga ano namin dito sa bahay kay mga bedsheet. Saan ko lang nakita to? Saan kaya galing to? Away gamay, tagad ako sis. Anak Jude ba? Ito kaya TNN. Bigay sa akin nung pagpunta niya dito last. Dalawat eh. Ito kaya ito Jude Sanggayan. Natutuwa talaga ako kapag nakikita ko itong mga bigay sa akin. Naalala ko yung mga taong nagbigay nito. Ito, kaya ti Jin Sanggayan. Nakakatuwa lang na sa mga ganitong paraan na alaala ko sila. Ito kaya ti Jin. Kaya ti Jin Sanggayan. Yung bed ko, sa ninang ko. Ninang glue. Nabahan to. Ano sa ilong? Ati me, yes po. Hangay na sa lamay. Hindi ko magkangiti. Okay, ako hangay mahurot. Wala man po lamok sa inyo kay gitong daw kadlaw. Wakay habol, te. Nakasunod. Wala na ba yung kakasunod? Pag naog kay Murat na disin mo, siguro kayo wala ko nibalik o naog niya. Si ate Kuan ba? Si ate Ebs, kayo magkihiyas. Kay wala na po yung nasunod niya. Wala ko nagsunod. Ito, matagal na to. Pandemic pa. Baby pa si Taylor.
boarding pass. Bagton has bag. Ano nung camera ko? Nandito pa. Pero yung camera ko, wala na. Bahawan. Pag-uy! Mga bagong panty. Hindi pa nagagamit. In kaso na may bisita kami na halikabok! May bisita kami na dito matutulog tapos sa underwear. Meron kami ipagamit. Dengan aku coba apa tutin ko ito bukas sa bukid kasi maaliwalas. May mainit. Ito kay Tiyo ito na inumin ko na yung kape ko eh. Kompleto ba daw sa bakaw na unlan o habol? Bahala o rimadlo ko dito. Wala man dito na dahil nagkatulog sila te. Ate Layden. Bye Ate Mary Ann. My dear, my work pa ko eh. I see you soon. See you bukas ulit. Bye Ate Mary Ann Sabella. Thank you for staying my life for almost 1 hour.
May wala pa ka naman. Wala pa. Gamay na lang. Gamay na lang. Alikabok! O, sa atelay din kayo. Doon sana siya matulog sa isang bahay na tiyak yung bago. Kasama sila Sir Orly. Wala pa sis. Bago paman niya siya napod dito magamit niya din siya. O, napod mga gamit. May mga gamit pa si Kuya doon. Tapos, dito din kasi, may matutulog sana dito sa amin. Magalak na nakiting kasi parang hindi sila natuloy. Tapos yung mga taga Mindanao, umuwi sila ng Saturday. Saturday siguro sila umuwi ng gabi. So, wala, naging vacant na yung vacant. Naging bakante na yung bahay namin nung gabi. Bali may isa lang, diba, Tito Lady, may isang natutulog dito na pinsan yun nila Titing. Tapos, ayun sila, Ate Layden. Dito sila natulog sa bahay. Anak, pagod, Ate Layden! Anak, pagod ka daw kay magpiyong-piyong, saka kuno pahuwi, saka, oy. Anak, wala naman ka nibalik. Anak, si Ate. Si Ate. Glenda. Wala na ka nibalik. Sila Sir Oily sa Flores nag-check-in. Sila at si Sir Oily sa Flores sila nag-check-in. Kasama si... Tatlo sila na nag-check-in doon sa Flores. Ha. Sinek ko lang kayo. Nanood ako. Lang boses. Sila Sir Orly. Ayan, nag-milo ako tapos nag-tea. Ngingaw pa man good kay naapa si Ate Cha. Baka hindi ka makatulog, Ate Layden. Pero okay lang kay ano naman sila tatlo. Tapos sila... Saan ba na to? Ay! May natulog doon! Ate Layden! May natulog doon sa bahay nila, kuya. Sila Ate Didit. Ano sila? Madami sila. Ano sila? Siguro mga 5 or 8. So, okay lang kayo. Madami sila kayo. Hindi sila matakot. Tabang. Walang asuka. Laki lang yan. Ito chamomile tea. Para masarap doon yung tulog ko. Char-char. Nagugutom kasi ako, kaya ito na lang. Ate Layden, chamomile tea. Ate Layden. Ate Mariali, maitim, chamomile tea. Para masarap doon yung tulog ko. Husband ko kayo nasa kabilang nasa taas pa. Pwede naman kami matulog dun sa taas. Kaso, magigising kami ng maaga dahil syempre, pag alas 5, alas 6, maliwanag na. So, Ate Emma, Linda Martinez Lesbo, musta dahil? Okay lang po ako, Ate Emma. Butangig honey may, wala akong honey. Honey babes, my loves lang. Ate Marielle, wala akong honey. Maujud sis. Sila Sir Oliflores na check-in kay Mahalop. Okay, tas mas ang ilang gi-check-in nanti kay Dool-Dool Rapod. So, at least, di ba? Mas Dool Rapod niya. Sila Ate Layden, si Ate Didit Diet kasi may motor sila. So, okay lang doon sa kabila kay may motor man. Hinahanap ako. Magkape sana ako pero baka hindi ako makatulog. So, tina lang. Ayan. Mag-tea na lang ako, mag-tea. Ay! Nahanap na pala yung remote. Yung remote control sa TV.
Okay lang pag makaagi kag honey, may pagpalit kay need na ni nitid ako honey. No? Tagatakloban din ako. Dahil tagadiit lang lagi kitang pinapunod. Uy, at ima. Nauli ako nga datakloban. Kuan. Na siguro last ko nga pag-uli kay hampag ka December. December man siguro adto. Ay, February, February na kada ako takloban. Kutob March. O tapos siguro bangin ako, di pakmaram kung sa nupak mauli. Makamingaw, yes, Ate Maria 5-8. Makamingaw, Judasin. Sino ba naman yung hindi mingawin kay kuya? Wala pa nagkuhan sa akong nauna nga. Wala na si kuya. Feel na ako na agihapin siya. Para mag-respect ako. Anong oras tulog mo sa gabi, May? Pag ganitong oras, anong oras na ba, guys? Alas 11. Pag ganitong oras, gising pa ako. Magising ako ng mga, matulog ako ng mga 12 or alas 11, mga ganun. Higyan na kami ni Titing. Pwede nga sa alas, makadungog ko sa music sa cha-cha, makahilak ko. Siyempre, ma-remember man nato si Ate Cha. Pwede maghalo sa tine mo, May, og anti-inflammatory food ang honey, May. Pwede di ay. Pero naano ko din pag nagtiti nilalagyan nila ng ano, ng honey. Timagyan na ako ng live kaya magtanaw ako manood ako ng Netflix pang bata na movie. BMA watching from Texas, anak ko puhon diha May uli ko pinas. Yes. Ate Joanen, Texas, last tema. Amping lang, ingat lang kayo palagi dyan. Kailan kayo huli nagbakasyon sa Pilipinas, Ate Joanie, Texas, last tema? Kailan yung huling bakasyon niyo sa Pilipinas? Wala ko natulog kagabi dayon. Sige, ako gunahon na ni Ate Cha Murag. Musod lang siya sa akong mind. Bisan nagpiyon ako. Ate Maria Lima Itim, huwag niyo pong masyadong isipin si Kuya. Na wala na. Isipin nyo po na nandyan pa rin siya. Minsan, baka dumalaw si Ate Cha sa panaginip nyo at Maria Lima Itim. Kasi, si Ate Master King, Master Yus King, si Ma'am Master King, dinalaw siya sa panaginip niya. Dumalaw si Ate Cha sa panaginip ni Ma'am Master King. Dumalaw daw sa kanya. So, hindi posible na dumalaw din sa inyo. Pag dumalaw sa inyo si Kuya, di maganda, di ba? At least, ako kasi last na, nung nanaginip ako kay Ate Cha, kumbaga na, nabawasan yung bigat sa dibdib. Nung nanaginip ako kay Ate Cha. Kasi yung panaginip ko kay Ate Cha, nasa pintuan daw ako, nakatayo. Nasa pintuan daw ako, nakatayo. Tapos, sabi natin siya sa akin, Dayjisa, muagi ko, or dadaan ako, padaanin mo ako, parang ganun. Parang, Dayjisa, padaanin mo ako. Mm-mm. Tapos, nagising ako. So, iniisip ko, ano kaya ibig sabihin ni Kuya? So, sabi ko sa isip ko, baka gusto ni Kuya na parang, i-ano ko siya, i-let go ko na siya. Parang ganun. Mm-mm. Yun yung, ano ko, kumbaga, yun yung nasa isip ko na, siguro, ano ni Kuya na, parang i-ano ko na siya, kumbaga, i-let go ko si Kuya, padaanin ko siya. Parang ganun. Kasi, syempre, kahit pa paano 6 years na simula nung nakilala ko si Ate Cha, simula nung nakasama ko si Ate Cha, 6 years. So, kami ni Titing, bago pa lang kaming nag-char-char ni Titing, saka mga ilang months ko lang nakilala din si Ate Cha. Like, March kami nag-char-char ni Titing, March, April, May, June. After 3 months, nakilala ko si Ate Cha kasi dumating siya from Korea. Galing ng Korea, dumating siya dito. So, nung dumating si Kuya dito sa baba, dito sa Cebu, kami natiting, nandun kami nakatira doon sa Babuyan pa before. Ngayon, bahay na siya nila Bustipin. So, doon kami nakatira ni Titing. So, sabi ni Kuya sa akin na, Day, may timang,
bakit, di, Jessa pa ako nung time na yun, hindi pa ako nag-vlog. Sabi niya, Day, bakit kayo nandito? Umakyat kayo dun sa taas, kasi malaki naman yung bahay dun sa taas. O, sabi niya sa akin, ganun. Bakit kayo nandito? Ano na lang sasabihin ng mga tao, nandito kayo nakatira. So, kaya, dun, tumira na ako dun kaila Titing for 3 months. Tapos, dito may bahay din si Ate Cha, dito sa baba, ito, yung bahay na, ito na, tinirikan namin. Yung main talaga, di ba, yung condo na tinatawag natin siya before, condo. Ito talaga yung ano, yan talaga yung main house. So, yung nakatira dito before, is yung kapatid ni Ate Cha, tsaka yung kanyang asawa. So, nung nag-abroad, nung pumunta ng Korea, kami na yung tumira dito sa baba. Dito na. So, hanggang sa dumating yung araw na tinurn over ni Ate Cha yung bahay niya dito sa baba. Tapos, si Titing kasi may lupa siya dito. Bali, yung lupa na nandito is kay Ate Cha and kay Titing. May share, may hindi share kasi may binili si Titing. Hindi siya share kasi binili ni Titing. May binili si Titing na 100 square meter na lupa dito. Bali, kay Ate Cha is 300 and kay Titing is 100 square meter. So, total lang 400 square meter yung lupa dito, tapos sa punta doon sa may pader, kay Ate Cha yun, hanggang sa pangalawang pader, kay Ate Cha pa rin yun. Tapos, yung kay Titing talaga lupa is nandun talaga sa kabila, dun sa may nyog, dun. Yung dito talaga is kay Ate Cha, dun sa kabila, kay Titing. So, yung nangyari, mating yung araw na naisipan namin ni Titing na magsarili ng bahay, kumbaga magawa ng bagong bahay talaga. So, doon sa kabila, sabi naman ni Ate Cha, wag, kasi dyan na lang kayo sa may bahay na. Bali, magsasop na lang ng lupa. Kumbaga, dito na lang kami, tapos yung kay Ate Cha, yung doon na lang. O, so yun nangyari, kaya nagstay kami dito sa bahay na to. So, yung ginawa namin ni Titing, syempre, inalagaan namin, ipaunti-unti na pinaayos namin ito. Ito yung, sa kwarto namin, ito yung last money ni Titing na last money ni Titing na pinagtrabahuan niya sa Japan. Itong kwarto na to. O iba siguro mga basta. After ng kasal namin. To, bago na paayos. So, may natira na pera si Titing, kaya nag-extension kami ng room. Kasi, syempre, yung bahay, kung makikita nyo, kung followers kayo ni Kuya, ni Ate Cha before, makikita nyo yung bahay dati na studio type na pagpasok mo, dyan na kami matutulog, dyan kami kakain, tas kusina kaagad. Tas lalabas pa yung CR. Yung CR namin before, ano yan? Yan yung kusina ngayon. So, ay, ako may pangarap ako, sabi ko. Ting, parang hindi ako kontento sa ganito lang, sabi ko kay Titing. Hindi ako kontento kasi ambisyosa ako, pero yung ambisyosa ko naman is inilaw lugar ko naman. Parang may pangarap ako, sabi ko, Ting, hindi ako kontento na ganito lang yung titirahan natin. Gusto ko yung may sarili tayong kusina. Diba, dalawang beses kami nag-ano ng kusina. First, nung maliit na kusina. Tapos, next naman, yung naayos na, yung dito naman, dun naman banda sa may bintana, diba, Ate Layden? Diba, dalawa yung kusina namin. Tapos, hanggang sa paunti-unti, nag-start na akong mag-vlog siguro. Ewan ko. Basta, kasi before, hindi pa ako nagba-vlog. Kung nakasunod talaga kayo kay Ate Cha, nung before pandemic, 2018, nung time na yun. Yung trabaho ko, nag-aangkat ako ng saging, kamote, sili, guaba, basta, nag-aangkat ako, kamuti, basta kung ano-ano yung pwedeng may benta dito sa baba, nag-ano ako, ginagawa ko yun, nagmumotor ako, tapos, ito, hindi to sinabi natin siya, pero, sabihin ko sa inyo ngayon, yung first na motor ko, yung red, na ngayon is nandyan sa, ano siya, ginawa ko siyang cart, nung una kasi, hindi pa man ako nagpa-vlog dati, yung ginagawa ko, yun nga, nag-deliver dito sa baba ng mga saging, tapos, bibenta dito,
aangkatin dun sa bukid, de-deliver dito. Nung time na yun, wala akong motor. Tapos, si ate siya nagbablog. Tapos, ako yung ginagawa niyang driver, lady driver. Hello, Ate Dobby, ha? Hello po, watching from Canada. Shout out, my team. Hello, Ate Jennifer Cabato. Hello po, from Pietres. Hello po. Hello, Ate Jan. Hello, Ate Jan. Hello, Ate. So, ayun. Patuloy tayo. So, ako yung lady driver ni Ate Cha nung time na yun, 2018. Kung saan-saan kami nakakarating ni Ate Cha mag-vlog dito. Doon pa, kaila Sir Drew yung daanan, hindi pa yung ngayon na doon sa may Katmundaan or doon sa Palengke dadaan. Iba pa yung daanan doon pa sa kabila. So, ako yung lady driver ni Ate Cha. Nung time na yun is, hindi pa ako kumbaga magaling mag-drive. Ano pa lang, kumbaga nasa level 1 pa lang bilang driver. So, ako na yung sinasakyan ni Ate Cha, sinasakyan. Ako na yung driver ni Ate Cha nung time na yun. Tapos, ayun, dumating sa point na kukuha ako ng motor kasi yung motor ni Titing, rider, tapos meron siya yung blue. Pero ewan ko bakit, basta siguro may ano yun. Basta hindi pwedeng gawing service yung motor ni Titing. So, sabi ko, kukuha ako ng motor. Sabi ni Kuya, mag-ano tayo dahil mag-cash tayo ng motor. Sabi ko, wag Kuya, kay ganyan-ganyan. Tapos, nung time na kumuha ako ng motor, nag-down ako, yung down ko nung time is 2,000 lang, 2,000 mahigit. Tapos sabi ni Ate Cha, uy, day, kumuha ka na pala ng motor, hindi mo sinabi sa akin. Sabi ko, wala yan, nagkuha na lang ako kasi ano naman to, hulugan naman for 2 years or 3 years siguro yun. So, ayun, sabi niya, magkano ba yung cash nito? Sabi ko, ganito, 42,000 yung motor na yun. 42,000 or 40 plus, basta mga ganun, sabi niya na. Iano mo to, day, ibalik mo to, isauli mo to, sabi niya ganun. Isauli mo yun, day. Bili tayo ng bago, yung ano, yung i-cash down natin para hindi ka na magbayad, ganyan. So, ayun, sabi ko, wag na yan kasi nakakuha na ako. Sabi niya, di yan, ano dahi, ibibigyan kita ng pera, ibalik mo yung motor mo, tapos kuha ka ng bago. Oo, sabi niya ganun. Eh, sabi ko, baka pwede siya i-good for cash. So, bumalik ako dun sa pinagkuhaan ko ng motor. Nagtanong ako kung pwede ba siya i-good for cash. Ayun, sabi niya na pwede daw. Ayun, binayaran yun ni Ate Cha na 42 or 45, basta mga 40 plus. Kalimutan ko na kung magkano yun kasi matagal na 2018 pa. So, kami lang yung nakakalam. Kami lang ni Ate Cha and ako ko kasi Titing kung nakakalam ba yun. Basta ano lang, kumbaga, hindi ko alam. Alam mali Titing, basta nakalimutan ko na. Kasi ano lang, kumbaga, ano namin yun ni Ate Cha. Sabi niya, huwag mong sabihin, ganun. So, yun. Hanggang nagpatuloy. Sobrang bait ni Ate Cha, ayun. Basta, madami siyang inanan sa akin, binigay sa akin na, kami lang, ang nakakaalam. So, yes, ang swerte ko kay Ate Cha. So sweet talaga si Ate Cha rin sa bahay, Bukid. Grabe. Basta marami kaming pinagsamahan ni Kuya, pinagdaanan na hindi ko makakalimutan. Hindi na ako anuhin. Yes, mabait talaga si Kuya. Mabait talaga siya. Tapos, meron pa kaming nakakatuwang eksena na hindi kinaya ng motor. Kasi ano siya, kumbaga pa ganun yung daan. Hindi kinaya ng motor, tawa siya ng tawa. Saan ba yun? Sa bukid yun. Bumaba siya kaagad, tawa siya ng tawa kasi yung amoy ng motor mabaho na kasi hindi kaya. Tapos hindi pa ako suhito, kumbaga hindi pa ako hanas mag-drive nung time na yun. Ayan, yung motor na yun nandyan pa, gumagana pa rin siya hanggang ngayon. Ano na siya? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 6 years na! Oo, 6 years na. Yung motor na yun hanggang ngayon nandyan pa rin. Ayun. Sobrang bait ni Ate Cha sa akin. Ang bait naman din ako kay Ate Cha. Kaya, Ate Jing Led, hello po. Mabait si Kuya, super. Yes, kita ko yun, Mike. Kahit ako natatawa sa inyo. Diba, Ate Josie, may time na tawang-tawa si Ate Cha kasi yung motor, hindi kinaya. Tapos, pag ganun yung daan, aboy. Mauna buutan na tao may kusa magbigay na hindi mag-expect na may kapalit o makabalot sa tao. Mauna buutan na heart. Ate Maria Lee.
Mabait talaga si Ate Cha. Basta marami pa kaming ano. Marami kaming ano mga nung time din na pumunta kami ng ano, pumunta kami ng Uslob, kami nila Jing Astor, ako, si Red, hindi ko lang kasama na si Reggie, ako, or si Emery ba siguro yun, basta pumunta kami ng Uslob, mauna ka tong motora practice ni Kuya mag-drive o motor, dilit eh, yung red na ginawa kong cart, yun yung motor na inano sa akin na Tucha, binigay, ngayon ko lang yun sinabi na binigyan ako na Tucha ng motor, kasi sabi niya wag ko daw sabihin. Pero gusto ko lang i-share sa inyo na, na sobrang bait ni Ate Cha. Yung ginawa niya sa akin, binigyan niya ako ng motor. Kinash na yung motor na yun. Ako hindi ako ano, hindi ako abusada. Tsaka never ako nanghingi kay Kuya. Kusan yung binigay ni Kuya sa akin. Talaga na yung 2018 pa. Bukid Squad. Mahirap, mahirap, mabait masyado yung nakuha kagad ni Lord. May time pa na pumunta kayo sa bukid. Binaha. Oh, Ate Mafe, nako. Binaha. Basta marami akong memories kay Ate Cha na hindi ko talaga makakalimutan. Pag nagkaanak ako, soon, pag nagkaanak ako, ikwento ko sa anak ko, anak, may ganito kang tito, tita na sobrang bait. Kaso anak, hindi mo lang siya naabutan. Hindi ka swerte anak, hindi mo naabutan yung tito mong mabait. Grabe. Mga palangga niya or mga mahal niya yung kanyang mga pamangkin. Kaso, yung anak ko walang swerte. Yung magiging anak ko walang swerte kaya hindi niya naabutan si Ate Cha. Basta ako sobrang mabait mo rin, mahal mo rin lahat ng mahal ni Ate Cha. Marami kayong masasayang moment nila Jing Astoria, GMR. Love ko kayong Bukid Squad. Thank you Ate Emma, Linda. Pag lalaki Lucio din siya. Okay. Yes, Ate Mary, at pag lalaki yung anak ko Lucio. Pag babae Luciana. Luciana, okay? Sayang lang kasi kung magkakaanak ako hindi na naabutan ng anak ko yung tita niya. May balik-balik jud kag video katong nahulog ang pagkaon sa lamesa. Oh, in-upload yun ni Emer. Panoorin niyo po yung video na nahulog. In-upload yun ni Emer. May nakikita akong nanonood sa akin na ang ganda niya. Sino ba 'to? Ang ganda niya, hindi ko makita eh. Ang ganda niya. Nakita ko sa screen, ang ganda niya. At least, nailapit din niya si Brian. Yes, Ate, may pusa. Alam mo si Ate Chai talaga yung ano talaga. Tulay din na nakuha si Brian. Hi, si Diyos ko, Marimara. Tutulot niyo ako. Huwag po, Ate Mary Ann. Pigilan niyo po kasi syempre, ayaw naman ni Ate Chai na masad tayo. Well, Broel, hello po. Yes, kakatuwa yung nahulog ang pizza. Oh, pati agoy. Buto na lang yung manok na hawakan. Nakakamiss yung mga panahon na, guys, ang dami namin, bawa, lima kami. Ako, si Ate Cha, si Jing, Emmer, sino pa ba yun? Si Angel Ann. Daming cellphone sa harap. Isa, lahat. Isang content, limang cellphone, kumbaga limang upload. Depende na lang yun kung paano namin gagawin yung video na yun. Alawa, kumain kami. Depende na lang kung sino yung maunang mag-upload. Nakaka-miss lang, balikan. Napanood ko yung naka-high heel siya, nagbubuhat ng malaking kalabasa. Tawang-tawa ako, diba? Maraming yung mga memories na masasaya si Ate Cha. Francis, salute. Carillo, may alam na ba kaya niyang sandali minahal ni Lucio na girl nun? May, siguro, walang imposible kasi sa social media. Siguro, alam na niya. Alam na niya. Pero, huwag na lang natin anuhin. Okay. At timak.
Ate Mafe, yung sumbading nyo, nakakamiss din yun. Sumbading panahon ng pandemic. Grabe yung ano namin. Basta, guys, marami kaming memories dito sa kondo. Dito sa bahay. Dito pa, hindi pa ganito yung bahay. Marami kaming memories dito nila, Ate Cha, na hindi ko talaga makakalimutan. Balang araw, pag magkaanak ako, is makikwento ko sa anak ko yung mga nangyari, yung mga moments namin ng kanyang tita, na hindi na naabutan ng anak ko. Di pala natin magkaanak ako, di ba? So, pag nagkaanak ako, makikwentuhan ko yung anak ko sa mga nangyari na wala yung tornilyo ko. Katong nag-bit-bit pod ka sa Mindful Life, may si Ate Cha ang nagkanta. Oh, yun Ate Marilyn, naalala ko yan. Well, I saw your presentation to Bukid, sa Bukid with Squad. Nung panahon din na yun, siguro, hindi na yun pandemic, siguro pandemic pa ba yun? Nung nag-show kami dun sa Bukid, nakaka-miss. Mula nang nasa Korea siya, pinanood ko ng si Ate Cha always sexy legs at shoes so pretty legs siya. Bababay dyan to iyang buong, iyang legs. Kahit nung ano na, kahit nung nasa hospital na si kuya, sabi ko sa kanya, yeah, nakiinggit ako sa paa mo kasi yung paa mo pang babae, yung paa ko pang lalaki, pang bukid talaga na pang bukid. Oo. Yung paa ni Ate Cha, hindi mo talaga mahalata na pang bukid, pero yung paa ko talaga, ano mo talaga na pang bukid. Magpa-show kayo ulit, may naku, Ate Cordapia. Hindi ko mapapromise po yung show, pero yung sa charity, sa Bukid Squad, is very soon po, mangyayari po siya. May nag-sponsor na rin po para sa charity ng Bukid Squad this coming June siguro. So abangan nyo po yung pagbabalik kasi nag-meeting po yung Bukid Squad. So i-ano namin kumbaga kung ano yung nasimulan ni Kuya, magpapatuloy namin yung legacy. Okay, silang dolor. Sige na, kunti kang direk. Wait lang, may chat si ano, sino to? Ano na namang ano? Wait lang guys, kayo may nag-chat sa akin. Minsan na sobrang gulo ng social media ngayon. Hindi na ako nag-ano. Pagkatapos kong mag-live, na sobrang gulo ng social media ngayon para iwas stress ako. Love your talk, ma. Ate Lian. Abangan namin. Ate Conchita, Manalo. Ate Marilyn, maitim. Makamingaw kayo sa mga memories ninyo ni Ate Cha. Lipay ramang punto siya. Sana po. Abangan namin ang pag-charity nyo lahat ng Bukid Squad. Yes po, very soon. Ano ko po kasi nag-chat, may nag-chat sa akin. Minsan kasi sa sobrang toxic ng ano ngayon. Social media. Ang lamig! Parang gusto ko dito matulog. Tapos nagkape, pahiya. Pagunsa ka dire. What are you doing here? Hindi ba ako makatulog siya? Susaba doon dito. Masapitiran ko ang kandite. Ato ka may block na. Ano ko kaila? Limutan ko na tuloy yung sasabihin ko. Lang kay. Nag-chat kasi sa akin. Si Mama Dax nag-chat sa akin. Good night na guys! Ate Marielly Maitim, good night na. Anong oras na? Alas 11 na. Tawagan ko na yung husband ko. Kung nasa taas lang yun eh. Good night na, ang dami ko na naikwento. Wala na ako yung kwento bukas.
Paet. Ay, lami. Good night, Ate Josie. Good night, Be. At Antoinette, good night. Night, CC, Amping. Kayo din po, ingat kayo palagi, guys. Lalo na yung mga OFW na magdadrive pa pa-uwi. Pa-uwi ng bahay, pa-uwi kung saan galing. Ingat kayo palagi. Mag-ano kayo, lalo na kung uuwi kayo ng ano, madilim yung daanan nyo. Naku, wag na kayo umuwi. Anong oras na? Alas 11 na, mag-alas 12 na. Maghapbat pa ako. Lamig. Ang lamig, lamig. Ate Net, thank you and good night. Good night, everybody. Check ko muna yung ano. Ayun, oh. Ito si nanay. Naalala niyo to. Ito si nanay. Si nanay Tina. Si nanay Aning Tina. Nilibing siya. Nilibing siya ngayon pagkakinabukasan. Wala na si kuya. Hindi na nagising si kuya. So, nasa isip namin na nag-ano sila, kumbaga nag-usap silang dalawa kung sino yung, kung sino yung mauuna sa kanila. Kung maalala nito, si Nanay Tina, may video si Ate Cha na nag-celebrate or nag-ano siya, pinaghandaan niya si Nanay Tina doon sa bukid. Si Nanay Tina is 94 or 93 years old na po. Nung time na nasa ospital si Nanay Tina, si Ate Cha naman is sinugod din sa ospital. Nung, siguro si Nanay Tina ina-admit Thursday. Dinala namin si Ate Cha sa ospital Friday night. Oh, nagkasunod lang sila. Tapos nauna mawala si nanay and then sumunod si kuya. Kasi nung namatay si Nanay Tina, si Aning Nanay Tina, ngayon pagka kinabukasan libing, parang ganun yung nangyari. Ganito kasi dito sa ano, sa bukid, minsan pag ano, para kumbaga hindi maano yung sakit, inililibing kaagad. Ngayon or pagka kinabukasan, parang ganun. So nung nilibing si Nanay Tina, pagka kinabukasan naman, unconscious na si kuya. Parang ano namin na nag-ano lang sila, nag-usap na, ikaw muna nay, mauna nay, tapos susunod ako, parang ganun yung nangyari. Napanood ko yun. Yes, I remember, be. Panood. Sorry to ask, be, na comatose ba si Ate Cha? Hindi ko masabing na comatose. Kasi, hindi na siya nagising, eh. Tapos, dire-diretso na, hindi na siya nagising. Pero, sa ano pa lang, nung na-transfer kami ng ospital, sinabihan na kami mga possible na mangyari. Ganun, kasi, ano na, kumbaga, grabe na, yung ano. Basta ano na, sinabihan na kami, prenangka kami kaagad. Sabat, Saturday pa lang, pagdating, na namin sa ospital si kuya ni gabi na, Friday night, and then Saturday ng morning, nilipat kami sa ospital, sa ICU. I know, hindi pa kami sa ICU nung time. Yung Saturday pa lang, nasa emergency room pa lang kami. So, prenangka na kami ng doktor. Pinanangka na kami ng doktor na ganito yung mga possible na mangyari. Ganon. Tapos, ayun. Sinabihan na kami ng doktor, but, syempre, hindi pa rin kami nawalan ng pag-asa. Laban pa rin si kuya. So, ayun, Ate Mary and Sabella. Ate Jocelyn Orbeta, hello po. Alas 12 na. Lang!
parang feel ko yung mail expire na. Excuse me. Mag-ano na ako, hakbat na ako kay gabi na. Madaling araw na. Anong kinamatay niya, be? Yung cancer niya or lungs niya, be? Sorry, I just want to know kasi ang daming tanong sa sarili ko, baka sakaling magaan ang dibdib ko. Ate Mary Ann, yung lungs niya, surrender na yung kanyang lungs niya. Ano na, pagpunta namin ng ospital, 15% na lang yung nagwo-work sa kanyang lungs. So, akalain nyo, imagine nyo yun, 15% na lang. Kaya, parang ka kami ng doktor. Ikaw, ano, parang, ewan ko, parang sinampal-sampal ka ng doktor na hindi ka nakaka-ano, hindi ka nakaka-feel ng sakit. Parang nabanhid ka. As first time kong, ano, kasi syempre, first time kong naka-encounter ng ganun na praprangkahin ka ng doktor. Praprangkahin ka ng doktor. Sabihin sa'yo na ganyan, ganyan, ganyan. Tapos ako doon, na nakikinig, tinitignan ko si kuya, tapos nanginginig na yung buong kong katawan. Kasi ikaw ba na praprangkahin ka ng ganyan, ganun? Siyempre. Para kang inanuhan, para kang binuldozer. Na grabe, parang galit na galit ka sa mundo na hindi mo maintindihan. Ikaw ba naman prangkahin ka ng ganun-ganun? I get the answer. Thank you so much. So, ayun, mga nangyari. Dito mo. Okay. Unta og makaanak ka may timang TV mag incarnate ang kalag ni kuya sa imong anak. Unta ate Layden mag same unta po siya ni kuya. Balag mabayot siya basta same siya. Buutan nga pagkaanak. Ate Mary Ann, another 10 star, thank you po ate Mary Ann. Sa China pa hirap na sa sa China hirap na si kuya. Salamat kami na nakauwi si kuya dito. At least nakasama pa namin siya. Kahit sa huling sandali niya. Kasi sa China pa lang, hindi na maganda yung pinagdaanan niya doon. Basta. I pray, Jude, na ako may always. Yes, Ate Layden. Basta, alala ko basta, paano siya. Parang, first time ko na experience yung, nanginginig yung buong katawan ko, tapos nagawa ko, nagaganon na ako, hindi ko alam, parang naghalo-halo na yung sobrang lamig, tapos, parang prenangka ka, na parang, binuldozer ka, tapos hindi ka nakafeel ng sakit, parang, ganon, maano maprang kayo, parang, nasabihin sa'yo kung sabihin sa'yo yung totoo, nasabihin sa'yo yung mga mangyayari, ganun.
Hindi, sabi ko hindi biro. Sige na guys, umabay na. Pray pod ko apel sis. Oo, oh, Ate Marie, hindi mangitin. Apel pod og pray ang mga picos nga mga tanang nga gustong magkaanak. Alam mo may naintindihan ko yung pagiging prank ni doktor. Masakit din sa doktor yung pero they needed to be honest. Madami na akong na witness na ganyan. Being a nurse, mahirap din kasi magbigay sila ng assurance na wala namang mahirap talaga sa sitwasyon na ganyan. Heartbreaking. Oo, Ate, may puso. At least parang basta maano maprank ka ng doktor, pero at least sinabi nila yung ano, para at least hindi kami umasa, no? Pero syempre ano pa rin kami, hoping pa rin kami kasi syempre wala namang imposible sa Panginoon. Yeah, sabi, ano, iniisip namin syempre ano, yes doktor, pero walang mas powerful pa kaysa sa Panginoon natin. At Elmer Valdez, God bless Ate Cha, able to come back in his hometown and spend a bit of time with you and his family. Sad but is happy now, be happy. Yes po, Ate Elmer Valdez, kasi iniisip din namin na grabe na din yung hirap na pinagdaanan ni Kuya. Bugbog, sarado na yung kanyang katawan sa inject, radiation, nasunog na yung dito niya, nakita ko yung dito niya, nasunog na sa radiation niya dun sa China. So, at least, hindi na siya makaka-feel ng sakit. Wala na yung iniinda niya. I wish na mabuntis ka na ba, kasi Ate Cha, yun ay bibigay sa iyo ang kanyang life, hindi man ang katawan. I believe in second life sa puso ko, pero ang alam ko na second life ang kanyang spirit na ibibigay ni God sa ibang may papanganak na yun. Siguro, baka, di ba Ate Mary Ann, walang tayo mawala ng pag-asa, baka lumalaban sa Ate Cha, pero di na, Ate Mary, hanggang sa huling ano niya, lumalaban siya, pero kaya sabi nga nga ano, mga kapatid ni Titing, kung pwede lang daw i-donate yung lungs nila, i-donate nila. Kung pwede lang i-donate yung ano nila, i-donate nila yung kanilang tao dito, uy. Anong, basta. Yung pwede, kumbaga, kung may mabibili lang na lungs, bumili na. O, ganun, para lang madugtungan yung buhay ni Kuya. Kaso, wala eh. Yes, be Ate Mary Ann, Ate Layden. Mga gawa, kinuha na ng Panginoon si Kuya. Ay. Hindi man lang naabutan ni Kuya yung pamangkin niya sa akin. Agay! Sakit naman sa dingkod, oy. Okay. Ano ba naman, nasa na yung husband ko? Lang? Tatawagan ko siya. Pero parang hindi kami dito friend sa isang account niya. Ala, last 12 na lang. Pagtang ng internet, pero nasa na baro 18 na. At Lilibet Sermon, 12 po. Time to sleep. Who knows, siya ang magmamana bi Ate Mary Ann. Same sa tita ko, may lungs din ang bumigay. Wala na siya. Oh, lungs talaga. Akalain yung pagpunta namin sa hospital, 15% na lang yung working sa lungs niya. Kaya, harap na siya ang huminga. Tapos, nakita ko din yung ano, nakita namin yung x-ray niya. So, inano sa amin, kumbaga sinabi ng doktor na ganyan na lang. Pero syempre kasi ayaw namin na mabigla yung ano, yung mga followers keep silent na kahit may mga nangyayari na ganun, kasi syempre mag-aalala kayo kay Kuya, and then syempre ayaw din ni Kuya na mag-aalala kayo. Kaya ako, alam ko pag hindi okay si Kuya kasi hindi siya nagda-live, wala siyang vlog. So, pag hindi okay si Kuya, may mga nag-chat na sa akin, bakit walang live, so,
ano na, pag hindi nag-live si kuya, hindi siya okay. Yan yun. After, simula nung umuwi siya, mga 3 weeks lang siya dito sa ano. Simula nung dumating siya galing ng China. Pero at least, nakasama, siya, nakasama pa rin namin si kuya. Hanggang sa huling sandali. Ako, nakasama ko, last na nakasama ko si kuya na buhay pa siya May 1. Yun talaga, hindi ko talaga makakalimutan yun. Nagjo-jokan pa kami. Yeah, happy ako. Kahit na sa huling sandalis, nakasama ko pa rin si kuya. Sige, nababay na. Uy, tuwag na ta. Tuwag na ta, guys. Gusto ko kasi hindi siya makati. Galing to ng China. Ito yung, tingnan yung kuko kang hudumi. Binili to ni Ate Vice. Dala to nila Ate Cha from Taiwan. Taiwan or China. Masakit talaga, nasa denial stage pa kayo noon, kaya mahirap tanggapin na ganun na lang. Hindi na hindi na nakayanan ng katawan ni Ate Cha ang mga Ate Lia. Kaya kami, ano, hindi kami nag-ano. Hindi namin sinabi yung ano talaga yung ano doon. Kasi, syempre, ayaw namin na ma-stress yung mga, ano, yung mga taga-panood. Tapos, syempre, iwas na din sa maraming tanong. Iwas sa mga madaming tanong. Kaya, positive pa rin kami na, ano, makakasurvive si kuya, kagaling si kuya. So, hindi na eh. Hindi na kinaya. Tama be, nalala ko yung net bag niya, sabi niya national bag in the Philippines kasi flag ang design at nakikita ko, naiiyak talaga sa atin siya. Saan ba yun? May nakita kong ano eh. Sino ba yung nagsabi sa akin na yung kahit nasa wheelchair si kuya, ayaw niya magpa-video, parang ganun, parang may narinig ako na ganun. Kasi ayaw niya na nakikita siya ng followers niya na nakikita siya ng mga tao na nahihirapan. Iniisip pa rin ni kuya yung mga viewers niya, na alam ni kuya na pag nakita siya ng viewers niya na gano'n, naka-wheelchairs, masasaktan. Yung iba, syempre, mag-aalala. Normal reaction talaga ng mga viewers, mag-aalala talaga kay kuya sa kalagayan ni Ate Cha, diba? So, ayaw ni Ate Cha na ayaw ni Ate Cha na malungkot kayo. Ayaw ni Ate Cha na makita niyo siya na nahihirapan. Kaya hindi siya nag-align. Grabe dyan ang pakiglaban ni Ate Cha. No, gusto pa dyan siya magkabuhi. Piliton dyan niya. Ate still taking calsam. Gusto talaga niya mabuhay talaga. Kaso, hanggang doon na lang yung binigay ng Panginoon sa kanya. Wala nang, anong magawa. Kahit na, sabihin natin na, kahit marami ka pang pera, yung Panginoon na talaga yung magdesisyon sa buhay mo, wala na. End stage na. Pero laban pa rin. Hanggang sa di na kinaya talaga. Pero, uy, grabe namang chismisan to. Dalawang oras. Grabing chismisan. Dalawang oras. Ala. Maod ay nag-chat ka na ko po to. Nag-chat ko ato, Ate Lady. Nag-chat pa ko. Kalimot ko. Mas may mga, ano, may message ako na malapit kay Ate Chat. Ganyan. Ano, need namin ng prayer for Ate Cha. Then, nung time na nag-post ako, first nag-post ako madaling araw ng Sabado. Yun yung time na unconscious si Kuya. Sabado. Alas 3. Alala ko yun, alas 3. Unconscious si Kuya. Then, yun yung time na nanilagyan na siya ng tubo. Tapos, nung time na din na nag-post, yun din yung time na ano kung umaga o gabi ba yun. Yun yung time na papunta na kami sa ospital. Pero din na, hindi na namin nabutan si kuya nagising. Tulog pa rin siya.
tulong siya. Pero, May 1, last na nakita ko sa atin siya na gising pa. Yun yung May 1 na pagkagabi is, huwi na kami dito, then nag-chat yung ano ko doon, sister-in-law ko doon na ano daw, na sumakit, masakit daw yung dibdib ni kuya. So yun na. Start na doon, tapos pagkakina umaga, nasa tulog na si kuya. Ate Kimberly tampo si Lupo. Oh, na tayo eh, gabi na. Anong oras? Uy, guys! Bakit di ba kayo nagigising? I am so proud to him kasi nag-ipon siya para sa sarili niya kasi ayaw niya na ma-stress ang kanyang family. Hindi mo makita sa mga pera, hindi na may pera siya. Oh, humble siya talaga at positive. Yes, Ate Mary Ann Sabella. Alam niyo po, sabi niya, kay Gina Store, sabi niya na, Day, mag-iipon ako, Day, kasi alam ni Ate Cha na yung pera niya is papunta sa sakit niya. Sabi niya, magpundo daw siya ng pera. Kasi alam niya na yung pera niya is papunta sa magagasto lang dun sa sakit ni Ate Cha. Kasi guys, kung wala sigurong pera sa Ate Cha na ko, hindi makaabot ng China. Siyempre, napunta si Ate Cha ng China kay mabakasakali si Ate Cha na makasurvive pa rin siya, magamot siya doon. Kasi, remember ko, December, is, dito pa lang talaga sa Pilipinas, masama na yung pakiramdam ni Ate Cha. Masama na yung pakiramdam niya. Kaya nagbakasakali siya na sa China, baka gumaling siya. Walang swerte. Hi, may magandang gabi. Every night, bago ako matulog, pinapanood ko yung mga vlog niya at talagang naiiyak pa din ako, Ate Flores Pelayo. Una po kayong umiiyak kasi ayaw po natin siya na umiiyak kayo. Ayaw natin siya na nag-aalala yung mga viewers niya. Ayaw niya na malulungkot kayo. Gusto niya yung palaging happy lang. Sa Ate Cha, hindi mo talaga siya makitaan na ano na susuko. Palaban talaga siya sa sakit niya. Palaban talaga siya ng palaban. Kaso, yung katawan niya talaga na yung bumigay. Siguro, doon siguro na-trigger yung cancer niya nung naalala niyo yung nahulog siya sa hagdan. Parang, after noon, 1 year, na-hospital si Ate Cha. Hindi ako 100% sure, pero simula noon, nag-start na sumakit yung dibdib ni Ate Cha. Simula nung nahulog siya, basta na siya magpahilot, yung ganun. 2016, na-diagnose siya ng cancer. 80 years. Peace. Maba pa yung buhay niya ng 80 years. And then, nakasama ko siya dito sa mundo, 6 years. Ako Jude sa una, tig-remind ni Kuya Lucio nga, naaka na sa bago nga viewers, welcome natin sila Ate Cha. O, talaga si Ate Lady, talaga kay Suki, talaga to. Ito Ate Lady, alam ko mamimiss mo talaga yung shout out sa iyo ni Ate Cha. Yung always na may mention niya yung pangalan mo. No, Ate Lady, naging close din to si Ate Lady kay Ate Cha. Ate Aileen, hi, miss na kita Ate Cha. Ako din, namimiss ko na rin si Kuya. Hindi pa nagsisigin sa akin, hindi pa nag-ano sa akin na wala talaga si Kuya. Feel ko nandito pa rin siya. Baka nakatulog na yung husband ko sa taas. Okay. Parang gusto ko ito suotin sa bukid ah. Pakilan, tse. Kinom siya. Lang.
Asa ka? Kung saan ka natuwas? Ano sa ano na lang? Ha? Sudan. Sudan? Itong manok na tinula. Nagmanok sila. Nawala sila ng hatap ng Sudan. Hindi na ako. Ikaw ito. Hoy. Ano ito? Liko? Wow. Alis ka dyan. Iwas ka dyan. Iwas ka dyan mo. Pumuli. Okay. Kano sa hindi kang kinsan ni? Diet ako guys. I'm sorry. Kinsan ni kutsara lang. Imuhan eh. Kano sa hindi nabi ko? Sayang natulog na yung mga bata. Dala ni mama ni Marayel. Biko. Oh, sarap. Natulog na ta. Mga umpata. Ni Marili. Ni Marayel, mga umpata. Biko o dala ng mama ni Marayel. Galing ng Leyte. Hindi naman kayo. Ibang panag-biko ay iba, iba kasi yung biko dito, guys. Yung biko nila dito ay iba. Kasi sa Leyte. Masarap yung biko sa Leyte. Binabalikan ko yung lang yung mga vlog niya saka yung mga TikTok niya kagabi. Ngayon pinanood ko siya galing. Ako kasi minsan pag pinapanood ko naaano ko parang ano ko parang nagagalit ako dun sa sakit niya. Na, parang sabi ko basta nagagalit ako dun sa sakit niya. Sabi sinisisi ko yung sakit niya kasi kung hindi dahil sa sakit niya buhay pa sana siya ngayon. Hindi ko muna ano, hindi ko pa kayang panoorin ulit-ulit. Pero meron akong pinapanood na kanta niya. Kanta nila ni Brian. Kanta nila na nakaiumiyak si Kuya doon. Gagawan ko ng video 'yun. Iba background music ko yung ano ni Kuya. Pag ano siguro after namin pumunta ng bukid. Pag may time na ako. Nakibidyo sa chair bro sa mga kutiyak. Tawang ka lang? Mawa nang ikulutan. Hello, Ate Mylin. Good evening, Mayo. Na late namin sa imong live. Watch po na lang later. Mga unta, Ate Mylin. Ang biko, oh. Biko, dala ng mama ni Marien. Kalamin sa biko, may panghatag. Sa himidiri, li! Ako ni. It's a nagkamat, nagkanta si Brian, may nagilak siya para ni Brian. Yun yung nakita ko. Sinayin po nasa ano ko. Umiyak siya, ano niya si Brian. Na, parang, na ano ko yung sakit. Okay. Hindi umuwi yung borders ko. Sarap, gusto ko yung Biko. Kain tayo. Graduation ko ngayon, 28. Attend ako? Attend. Oh, attend si Bustipe ng graduation ni Mariel. Sana all. Madaming medal si Mariel, no? Oo. Oh. Puro mga otay. Sana all. Kalit na lang, 300 quintal. Uy, naalan sila yung medal, uy. Palitan yung pangkawaling mo. Ako lang, palitin kong medal. Hindi ako naka-medal. Kasi, nung last ano, wala ako ano, hindi naman ako, wala, lahat ng activities meron ako. Pero lang nung time na palagi na ako nag-absent. Nung na-hospital si Kuya, tapos nung dito, hindi talaga ako pumasok na. Sabi ko, okay lang yan kasi, ano lang yan, kumbaga, medal lang yan, or ano lang yan. Pwede akong bumili, sabi ko, kamo. Hindi ko na kasi pwedeng habulin pa. Kasi, iba kasi yung activities sa actual kesa sa late mo ipapasok. Iba yung grades doon. So, hindi ko na inano. Inabol pa. Sabi ko, kamo, okay lang kahit na ano. Kasi, hindi naman nasusukat yung ano eh. Ang importante yung mahalaga. Kaya sabi ko,
okay lang kahit wala akong medal, kahit pwede naman akong bumili ng medal, magkano lang naman yung medal, 35. Huwag namuak na magalit ko dira. Nakabuing. Dalun na na to ay. Hunting sa kama. Law? Hunting sa mga buwag. Ang kata sila Brian, napanood ko may, duwit sila unang, duwit sila ni Brian. Sarap gusto ko ng biko. Ang meda video ni Ate Chao po ni Brian, nasa rin niya, ikaw it masunod na magbablog. Ate Melay. Hintay niya. Siguro ngayon kasi bata pa si Brian, mahihayin pa sa camera. Baka soon. Baka sumunod sa yapak ng kanyang tita. Not sure sis, kanos ako maka-move on, wala pa sad 40 days. Kana bitaw, dili ka makanta sa iyang live niya. Pangitaon ko bisag bagyo pa atong kaditon niya. Ug mutan-aw pod ko mapuno ko sa kanchaw sa live, pero karon wala na. Malalo ko talaga si Ate Liden, kay heavy shoutout niya ni Ate Cha. Always jud na siya nasa live. Ate Flores sa Pelayo, advance happy graduation, my congratulations. Ano kunin mong kursa sa college? Hindi ko pa po alam. Ate Flores sa Pelayo, kung makakapag-college po ako. Hindi ko po alam. Talaga, kasi hindi madali syempre pag nag-college na ako. Nasa Danaw na po yung ano, Danaw na yung school, so. Hindi ko pa po alam. Pero kung ako lang gusto ko. Pero iniisip ko yung dalawang bata at saka si Kayla na pinapag-aral ko. Papasalamat ako guys kasi sa 2 years ko sa pag-aaral. Yung pinag-aralan ko nung grade 11. Kasi ano yun, kumbaga okay lang na hindi pumasok araw-araw. So nag-transfer ako kasi kumuha ako ng regular class talaga. Yung gusto ko kasi yung araw-araw papasok. Tapos yung may mga activities sa school, yun yung gusto ko. Gusto kasi may experience sumali sa yung intrams, yung career day, gusto ko yung mga ganyang activities sa school. Kaya, isa sa mga dahilan na lumipat ako ng school. Kaya, syempre, gusto ko ma-experience yung ganun. Kahit sa huling pagkakataon. Huling sandali. Kahit sa huling sandali. Kaya, ayun. Pumasok ako sa regular school. Doon sana sa school nila, Mariel. Okay lang kahit di ka pumasok. Isang buwan. Okay lang. Kahit isang buwan, isa, dalawang beses lang kayo. Pumasok, okay lang. Dito kasi sa school namin, pag ganyan, pag papasok kayo isang beses, dalawang beses, isang buwan, wala na. Bagsak ka na, day. Doon sa kanila, okay lang. Yung mga teacher nila is galing pa ng ibang lugar. Magbabahe pa ng 2 hours pag pumunta dito. Binalikan ko yung dalawang birthday video greeting sa akin ng teacher. Ate Mylene. Lalo na yung video greetings niya sa akin last year. Ang ganda ng mes. Maalala ko yun, Ate Mylene. Sige, mabay ito yung ipagod. Di ba marami tayong members ni Ate Cha, diba? Ito, umuwak niya sa namuwak? Napakita ano ako? Kung ano na gamay, namulaklak na yung ano. Hala. Hindi klaro lagi. Hala, oo. Namulaklak na yung cherry blossom. Ito, no? Maglaro. Pag COVID na ito, 20. Mga kuan na rao. Namulaklak na. 4 years daw. Namulaklak na. Pero dili klaro. Hala, oy. Nasa ikan dito, pink. Ayun, oo. Ano? Mas tindot ang pink. Namulaklak na yung cherry blossom ni Ate Cha. Anong patutunan niya? Sayang kasi hindi man lang nakita ni Ate Cha na namulaklak yung kanyang cherry blossom. Na tinanim niya. Naalala ko sabi niya, yung mga tinanim niya is hindi yun para sa kanya. Oo, sabi niya. Yung mga tinanim ni Ate Cha is hindi yun para sa kanya. Para yun sa kanyang mga pamangkin. Eh, syempre. Yung mga pamangkin niya, mga bata pa. So, sila kumbaga yung mag-aano doon. Bakit maliwanag pa dyan, B? Ate, ate, nandito ko nalabas. Oh. Nasa labas ko ng bahay, madali yan. Sila titi, at saka subos tipin. Sino ba? Nag-chat si Jing. Halagi vlog yun, nini ate, charing ang cherry blossom niyo. Last year lagi, ate tata, di ba? Akita nyo, hindi pa siya namulaklak. Ngayon lang siya namulaklak na wala na si kuya. Summer.
4 years mo daw na ang summit to dyan. Kung mo na may pamulak ang diyan, sa kung na may turta, hindi ako may balita. Sa 200 na isa kasi niya. Sayang. Mau naghiwat niya, may mag-bloom ang cherry blossom. May ngayon din na nakita ni Ate Cha. Para panoorin nyo na sa video ni Boss Stephen. I-upload siguro niya ngayon, kay ini-edit niya. Nandun yung ano, yung videos na namulaklak yung cherry blossom ni Ate Cha. Masarap ang hindi mo yung ano ko. Ang asus. Ano kaya yan ni Cha? Guys, babay na. Mag-end na ako ng live. Uy, matulog na ako. Kayo din matulog na kayo. Uy, baka mag 3 hours yung live ko. Buto na lang kasi hindi iPhone yung cellphone ko. Kasi kung iPhone to, 1 hour lang. Ganyan po talaga bayang ni Mighty Mang TV. Ang liwanag, ang daming ilaw. Parang nasa barko. At yun, hindi nasa labas ako ate. Dito ko sa, ano, wala kasi dito yung board, yung nagbo-board dito sa amin. Umuwi kasi Saturday bukas. Among name be, Boss Stephen. Anong name? Yes po, Boss Stephen, Ate Marian. Boss Stephen. Hi, everyone! Hi, everyone! At kay host, at sa taas, hello, Ate Mary Jane, Pabular, Ragodo. Hello po, thank you so much po sa 100 star, Ate Mary Jane. Ate Ranaline Yambot, ingat po kayo, madam. Kayo din po, ingat kayo palagi. Huwag niyo pong pababayaan yung sarili nyo. Huwag niyo pong pababayaan yung sarili natin. Kasi magkikita-kita pa po tayo bukas. O sis, Sajud Permi, ako gifollow kada adlaw basta mag-live si Ate Chao videos. Ito yung upload na ni Boss Stephen. Panoorin niyo yung vlog niya na sa buhay. Eh, wala pa. Wala pa pala. So guys, Ate Bella, good night. Thank you so much guys sa mga nandyan po na silent followers. Good night. Ingat kayo palagi. Alam ko yung nanonood ngayon is yung iba na sa ibang bansa. Yung iba na dito sa Cebu, sa Pilipinas. Pakaam na bagi agay sa Biko. I-end ko lang yung live. Kakain ako ng Biko. So, ingat kayo palagi. Yung uuwi ngayon, pauwi sa bahay nila. Ingat kayo palagi yung mga nagda-drive. Ingat kayo, first time ko sa live mo. Hello! Welcome natin si Ate Mary Jane. Ate Mary Jane Pabular Ragudos. First time niya po sa live ko. Hello, ate. Welcome sa aking live. Anong spelling be, Boss Stephen? Boss Stephen, i-upload mo na yan. Ito yung, ano, i-upload mo na. Ayan. Boss Stephen. Wait lang po. Hindi ano makita, oy. Boss Stephen pala. Draw. Wait lang daw, hindi magkita dong. Ayan po. Ayan yung Facebook, YouTube channel ni Boss Stephen. Siya po ay kapatid ko. Adopted ni mother. Joke. Boss Stephen. Ay, present pa ay. Boss Stephen. Hindi naman lumalabas Boss Stephen, hindi kita matag. Hello, Ate Christina Ovelli Mendoza. Still present pa rin. Good morning na may. Good morning na po. TV 30 minutes na lang para mag 3 hours. Logi. Grabe kayo guys. Grabe kayo. Nag-stay kayo ng ano na, 2 hours mahigit na. Ate Nelda Aguilar. Hello, may watching from Kuwait. Hello po sa mga OFW dyan sa ibang bansa. Laban lang kayo guys. Laban lang kayo. Huwag nyo papabayaan yung sarili nyo dyan. Kaya nasa ibang bansa kayo, walang mag-ano sa inyo dyan. Walang mag-aalaga sa inyo dyan. Kung di sarili nyo lang. Kaya huwag kayong papabaya dyan. Payakap sa lahat sis. Ayan, iyakap nyo po si Ate Mary Jane Pabula.